So, nagkaroon ng pag-meeting yung tatlong mini to. Nag-usap-usap sila. Pare, may bagong salta na drone ha. Lago tayo ngayon. Paano na gagawin natin? So, after ko sa ka-up, dito naman ako nagpunta sa Altitude Digital at meron silang surprise. Yeah, you know? Surprise natin, guys. Thank you, Lord, Altitude Digital. Yung baka naman eh, talagang totoo naman. Yun, no? Oh, kaya, okay. Excited tayo sa concert. So, unbox na natin dito yan. Ganun talaga buhay. Ito na si Mini 3. Omel Cruz po. At meron po akong mga bisita. Yan. Ito yung ating pag-uusapan ngayon. Itong Mini 3. So ano ba yung bago rito sa ano? Ano ba yung bago rito sa Mini 3? Nung bago labas yung Mini 2, sabi nung mga nakabili, sana daw merong sensor. Kasi akala nila sensor 2 eh. Eh, daanan to ng hangin. Pero wala. Gusto nila magkaroon daw sana ng sensor. So, ngayon, nung lumabas nga yung Mini 3 Pro, ayan o, ang laki ng sensors niya, parang mata. Di ba? Tapos, meron siya sa likod, maliliit naman. Di ba? Meron din sa likod, maliliit. Medyo, ang forma niya nakaganyan pag lumilipad siya. Kasi pag ganun yung sensor, kung makita mo yung tapyas niya, pag ganun yung bato, hindi naman pag ganyan eh. Pag ganyan yung ano eh. Tapos dito rin, medyo pantay yan. Tapos sa ilalim, yan, may malalaki rin yung nasa ilalim na sensors. Tapos yung camera niya, iba yung camera niya, nakakaikot, nag-vertical, di ba? Vertical yung steady ganun. Tsaka ang laki ng galaw, yung tilt niya, yung angle. Ayun. Tumitingala parang ng todo. Parang parot anafi. Oo, kasi dati kasi ganyan eh. Di ba? Kapag maano siya. Oo, yan, hindi masyado, natatakpan ng ano eh. Kunyari nagtitiltoon. Umaano dito yung mata. Nakukuweran itong pinaka-hood niya. Oo, ganun din. Oo, ganun so, din. Kaya ganyan yung tsura, di ba? So, inayos ni DJ, ginawa parang mata. Ayun. Tapos, mahaba yung propeller, di ba? Tingnan mo yung propeller niya. Oo, nga. Mas diba? Mahaba. Propeller niya. Ako, sorry ah. Ayan. Ayan, mas mahaba yung propeller nung... Mas malaki. Ang hirap ipakita. Ayan. Okay. Ano yung advantage yan, Kuya Omel? Ang advantage ng malaki yung propeller, babagal yung RPM ng motor. So, ang tuning ng motor ito, mababa ang RPM nito. Meaning, pag mababa ang RPM, mas tahimik, tapos mas matipid sa battery. Kasi hindi niya kailangan umikot ng mabilis eh. Okay. Medyo dinagdagan lang ng torque, mas malakas yung pwersa niya. Pero mas mabagal at mas tahimik. Ganun na epekto pagka mas malaki yung propeller. Ito yung ilaw niya. Ayun. Ah, dito naman. Mamaya makikita natin. Ay, wala bang ilaw ang Mini 2? Kaya pala pag nagpapalipad ako sa mga ano, sa mga campaign, nagugulat na lang ako mayroong Mini 2 na lumalabas na hindi ko nakikita. Dahil wala pa lang ang ilaw niya, ito lang harap. Sa harap tsaka sa likod. Sa likod. Ah, ito lang sa ilalim lang. Oh, kaya pala nabubulaga ako ng Mini 2. Meron naman ako Mini 2, but hindi ko napapansin. Hindi katulad ng Air 2S. Ang Air 2S kasi may flashlight, may ilaw rin, di ba? Di ba, ito yung Air 2S dito, may ilaw rin dito. Tapos may flashlight siya yung sa gabi pagka yung tumatapat siya sa mababa na umiilaw. Tsaka sa gabi talaga, pag nagpapalipad kami ng drone, para makadagdag visual sa mga kasama namin nagpapalipad, pinaiilaw din namin to. Sabi ko, pailawin yung flashlight para at least sa gabi, alam mo kung nasan yung drone or may makikita tayo, hindi tayo magkakabanggaan. Lalo na doon sa mga presidential na ano, na nangangampanya, ang dami nagpapalipad ng drone. Mga 7, 8, ganun karami. Eh, mabubulaga ka yung mga Mini 2. Kung saan nagmumula, magugulat ka, may kumikislap eh. Eh, syempre, nakafocus ka sa drone mo. Hindi mo naman titingnan na may ibang drone. Dahil syempre, yung lipad ng drone natin, magugulat ka na lang. Merong kumikislap na parang alitap-tap. Sihiyaw na lang yung ano, merong drone na isa. Hiyaw, misa yung mga security, humihiyaw, may isa pang drone. Eh, nakakagulat. At least itong Mini 3, nilagyan na ng ilaw. Ah, sige. Pati nga yung button to, lakas ng ilaw eh. Oh, lakas ng ilaw. Eh, yung ito ba mala?
Ayun, oh, yun lang. Yung, pero sa bagay, nasa ilalim. Madali mo siya makikita. Eto, paano mo ito makikita? Nasa, hindi mo na mai-invert yan. Malakas nga yung ilaw, hindi mo na makikita pag nasa taas. So, yun. Hindi rin, dapat nilagyan na rin ito ng flashlight, ano? Flashlight. Hindi nilagyan, kasi yung flashlight, maganda siya pagka indoor, kuwari madilim, magpapalipad ka, iilaw yun para maging stable siya. Kasi wala namang GPS sa, ano, eh, sa indoor. Eh. Kaya ito, sa indoor, kailangan mo medyo, ano, medyo maliwanag kasi may hirapan. Kasi ito lang yung ano niyan eh, yung VPS niyan, infrared naman. Pero hirap pa rin yan pagka yung madilim. Camera niyan, lino niyan, 1.7 aperture. Kaya kahit madilim, maliwanag siya. Wow. Kaya yung presyo nito medyo mas mahal eh. Oo, ang mahal eh. Ang laki ng difference eh. Halos times 2 eh, halos double sa price eh. Pero ang isa kasi nagpamahal, ito. Ay, yan, Kuya Omel. Ito yung nagpamahal. Buksan mo nga, Kuya. Malinaw talaga siya. Malinaw to eh. Kaysa mag-cellphone ka. Yan nga eh. Ang problema sa cellphone, malabo, di ba? Yan nga. Ito, malinaw. At least lahat, hindi ka na mag-upgrade ng cellphone. Kahit tiri ka araw. Oh, kahit tiri ka araw. Kasi 1,000 nits eh. Yung cellphone, parang 500 lang yata. Maliba na lang kung high-end yung phone mo. Ito kasi, kaya ko hindi ko pinapandar muna yung drone. Ang lakas mag-init nung, ano, nung drone, nung mini. Kasi kailangan, walang blower sa loob, walang fan eh. Eh pagka pinaandar mo, pag pinaandar mo yung fan, eh, yung mini, at walang fan na nakatapat. Mainit. Oo, mainit. Okay, power natin to. Para makita natin. Hindi ko pa to nakita lumipad. For the first time kayo, Mel. Iba na rin yung, iba yung sound niya. Iba yung sound niya. Parehas ng sound ng Mavic 3. Okay. Isang napansin ko ah, wala na siyang paa. So hindi ko alam kung nasan yung antena. Antena, nandiyan ang compass. Andito ang compass, andito ang signal ng ano ng drone para ma-receive ng ano. Wala na. Sabi ko, hindi ko alam kung siguro baka nandito na. Ngayon, etong controller, wala ring antena. Parang ko nandito pahaba kasi kailangan pahaba. Ito pahaba rin. Pag patayo 'yung antena mo, patayo din dapat dito. Ganun nangyari. Yun, hindi na oh. Nakailagay natin sa video. Okay, so 'yan naka-video na. Tapos tilt down. Pag tinilt up, kita ba? Ah, tingala siya oh. Oh, kita. Kita yung bubong eh. Grabing makatingala eh. Tapos ito, ang trabaho niyan, zoom. Nagzo-zoom. Ah, okay. Hindi ayun, na yung manual. Oh, yun ang nagzo-zoom siya. Parang ano, parang P4 style na. Oo. Oh, di ba? Meron siyang zoom. Napagsasabay mo na ngayon yung zoom at saka tilt. Kasi sa Mini 2, ano eh, i-FN mo pa eh. Function, tapos. Correct. Oo, ganun mo pa. Oo, yun. Mahirap magano. Di ba? So ngayon, madali na yung zoom. Tapos same lang naman din. Ito yung pose. Ito yung cine mode. Normal, then sport mode. Yun lang. Ngayon, hindi ko alam kung uulan. Uulan ba? Unang lipad yata ni Mini to, nauulan na. Pero wala pa naman siyang GPS. Mag-GPS dito yan kahit nasa lobby kasi kubo lang to. 90 na yung satellites eh. Meron tong screen record. Screen record natin. Screen record. Ayan. So, insert memory card. Wala pala akong memory card. Parang Android yung ano niya kanina. Pero wala itong Android ano, yung RC Pro ang Android eh. Ito wala siyang ano eh, kumbaga yan yung app niya lang. Wala siyang ano, pero palagay ko ano nga rin. Ano sabi, ayaw mag-screen. Insert or format card in remote controller to use this feature. Oh, kailangan ko ng memory card para makapag screen record. So hindi ako makakapag-screen record. Oo. May screen record siya. Oo, may screen record to para naka-record yung ano. Mas maganda. Ganon din yung RC Pro, meron ding ano. Teka, check ko lang kung may merong memory card to. Ito na lang. Ito na lang sa Mini 2 ko. Ito muna, may isaksak. Yung ito, meron naman itong internal na 1 gig. 1 gig lang internal niyan eh. At least ngayon, meron. Pang emergency lang siguro yung 1 gig. Oo, pang ano lang. So ngayon, try ko nga kung kailangan ko i-format. Ah, pwede na. Exposing sensitive info during cast and recording. While recording, you can capture any sensitive information that is displayed. Ah, and then, siguro yung mga maps, saka yung mga nakinukuha na mo. Eh, ganun talaga. Maganda kasi yung ganyan. Start now. So, magre-record na siya ngayon. Upgrade ng phone mo. Okay. Saka lahat na, no? Pwede natin palipa rin. Ano, palipa rin natin? Sige. Papalipad muna kami. Hindi po, papalipad ito muna kami. Ito po pwede rin sa ibang, ano to, na drone?
Alin? Itong RC. Ah, itong RC Pro. Uh-huh. Pwede sa ano to? Pwede sa... Stop ko muna yung record. Pwede yan sa ano? Wala, sa mini 3 lang. Sa mini 3 lang. Wala pang iba pa, walang pwede to. Ina-expect namin po pwede siya sa ano? Sa Air 2S or sa Mini 2. O ina-expect namin sana magpwede. Kasi yung ano, yung stock na remote, yung N1, pwede kahit saan eh. Pwede sa Mini 2, pwede sa Mini 3, pwede sa Mavic 3, pwede sa Air 2S. Bakit ito yo? Hindi po pwede, di ba? Malam, sa mga susunod na update. Oo, na update. Baka pumwede na yan. Yun ang inaabang ako. Sana nga yung RC Pro pumwede rin dito kasi RC Pro mas kompleto yun eh. Pero hindi kasi affordable yung RC Pro ng lahat. Kaya mas maganda kung ito yung ano. Tapos lalo na kung malagyan nila ng ano, ng video out ito, ng output do sa kanyang USB-C. Baka daw malagyan eh. Hindi natin alam. Pag nalagyan niya ng ano, ay pangkaraniwan na yung magla-live feed ngayon sa ano. Kahit sino, pwede na maglalive gamit yung mini. Buti, tapos na yung election. Sila nakahabol sa kita. Laki ng kinita namin sa live. Joke. Akala ko itong stick niya, kaparehas lang sa FPV. Iba pala, hindi. Medyo ano eh, medyo malaki. Kumbaga baligtad. Opposite nung sa FPV, nandito yung pinaka-thread. Nandito yung nut. Ganun siya, baligtad. Kabaligtaran nung sa FPV. So, hindi pa rin magagamitan to nung stick ng RC Pro. Saka stick nitong sa RC. Hindi sila pwedeng pagpalitin, no? Bakit ba ganun sa DJI? Ayaw niya ng pagpalit-palitin. So ito, magpapalipad na kami. Papahawakan ko muna kay Ryan yung aming camera. Eh, iwan na to. Okay. Yan. Naninibago ko lang antena, oh. Dito ba? Ito tayo. Medyo kakatapos lang ng ulan, eh. Kaya... Oo. Wala naman sigurong tali na sa Rangola rito. Or alambre. Alam mo yung Mavic 3 ko? Nasabit sa anin eh. Kung hindi alambre, tali na sa Rangola kasi hindi namin makita eh. Mag-screen record lang ako para meron tayong record. Yun. Ano? Maingay ba? Pares lang din. Mas tahimik ba to? Ganda. Gaharap ko rito sa atin ah. Oh, medyo sensitive, hindi ko pa na-adjust. Okay, yun tayo. Ay, ayaw niya lumapit, gumagana yung obstacle sensors. Ayaw lumapit. Okay, so, okay, atras. Ilulusot ko ba kagad to? Unang lipad eh. Ayan, may puno. Pero hindi, ibabaw ko muna. Ay, ang ganda ng camera, oh. Ang ganda. Ay, ayun lang, ibon. Uwisit. Kasi yung ibon eh, mayroong ibon dito masungit ngayon eh, no? Hindi ko lang kung saan galing ang ibon na yan eh. Di ba oh, ayan oh. Ang sungit eh, kahit yung Mavic 3 ko, pinupuntirian yan eh. Ang bagal! So, unang ano ko sa kanya, pakiramdam ko sa kanya, ang bagal eh, abutan ako ng ibon. Ayan na, mamaya papabagsakin yan. Kita mo ibon? Sige. Teka. Pag may ganyan sa amin, binababa ko na. Oo, tingnan mo. Wala eh. Handyan siya. May pugad palagay ko yan eh. Kaya masungit eh. Try nga natin na sport mode kung gano'ng kabilis. Ay, mabilis. Pwede. Mabilis. Teka. Ayan na ibon. Okay. Medyo hindi ko gamay yung tilt. Parang ano yung tilt niya. Parang ang bilis. Tingala ko nga hanggang gano'ng katingala kaya mo. Tingala talaga, sobra. Ayan, yung tingala. Oo, yung tower. Samantalang yung Mavic 3 pag nandito, hindi ko makita yung dulo. Kailangan ko siyang i-atras. Ito, sobra. Ayan. Parang hindi ko maalis. Sa sobrang laki ng tower. Ngayon, try nga natin. Ito yung pampano ng camera. Yung yun. Para maging vertical. Maging landscape, portrait. Ayan, portrait. Para maging portrait siya. Ayan, pang ano yan, pang ayan TikTok. Ayan yung wala sa minute ko. So, masyadong malaking tower, kahit ang bilis-bilis ng drone. Para try nga natin sa atin. Pag tayo, ano itsura yan, may ibon. Ano itsura pag sa atin. Okay, so, pang TikTok nga. Ayun, kaya. Ayan na, bumangga ka na. Naka-sport mode pala ako. Sorry, yan. Kaya hindi gumagana yung obstacle sensor kasi naka-sport mode. Teka, ang bagal. Yun. Okay. Okay siya. Ngayon ay 87%. Ang bagal. Nababagalan ako.
Eh, lalo na siguro yung cine mode. Mas mabagal. Ito na yung cine mode. Okay, so ang bagal nga. Naiiwan yung yo. Naiiwan yung yo control. Okay. Balik na tayo dito. Yung kasing intelligent flight mode, hindi gumagana pag ano, pag naka-portrait. So, ibinalik ko sa landscape. Ngayon, try natin yung ano, master shot. Meron siyang master shot eh. Master shot? Parang sa Air 2S, yung Mini 2 walang master shot eh. Parang lahat yung... Oo, nandito na yung mga ano. Okay, skip. Okay, so, papipili, after school lang ng konti kasi may puno, hihinto yung master shot pag na, pipili ako ng subject. Yan, tayo lahat. Ginaganon. Yan. Oh, si Raeli nakita. So, start natin. Hindi pala ako nag-adjust kung gaano kalayo. Bagay, may obstacle sensors naman yan. Makikita naman niya kung may tatamaan siya. Uy. Ayun, galing. Biglang nagbago yung ano. Oo, nag-zoom out yun eh. Biglang nagbago yung ano. Oo, nag-zoom out. Automatic. Mm. Ang galing ah. Mm. Malakas yung ano niya, sensor niya kay Omel ah. Oops, nagbago na naman. Oo, ayan, nag-zoom in, di ba? Nag-zoom in. Pero siya, yung drone, hindi naman. Oo. Oo, yung camera lang yung nag-zoom in eh, di ba? Ah. Circle close. Isabihin kahit sa sanga-sanga ko yung Omel na detect niya yan. Try natin mamaya. Try natin mamaya. Kung ang wala lang siyang sensors ay sa tagiliran. So meron siya sa likod at saka ay ano naman yung ibon. Uy, nako. Parang awa mo na bago pa yan. Ayan na may sensor. Ayan na yung puno. Ayan na yung puno. Ayan na yung puno. Okay, hindi naman siya tumama sa puno. Ayan o, oh, di kita puno. Ah, huminto. Nakita na yung puno. Sayang, di natapos yung master shot. O, sige, try natin yung obstacle. Ngayon, naka-brake kasi ito eh. Naka-brake. Ilalagay natin sa bypass. Naka-brake o. Oh. Isuswitch ko sa bypass. Okay, ngayon pag bypass yan, iiwas mag-isa yan. Susubukan niyo pa. Oo, oh, subukan ko. Teka. Kung saan iiwas siya? Oo, oh, iiwas yan. Iharap ko sa puno ah. Po-forward ko. Tingnan natin kung saan siya pupunta. Ayun o, oh, kusa siyang bumaba. Ayun o. Oh. Okay, nakarating siya ron. Ngayon, pabalik. Itapat ko rito sa puno. Patagilid naman dito. Baba ko konti. Pababanggain talaga natin. Ay. Bibitik-bitik. Wala tong sensor sa ibabaw, kaya pwede siyang tumama sa ibabaw. Delikado pala. Kaya hindi rin siya po pwedeng asahan. Saka dapat talaga forward lang. Ari, dito, idadaan ko rito. Dadaan siya dyan, pero palagay ko pwede siyang tumama sa ibabaw eh, kasi pwede siyang wahan eh. Bigla-bigla po man din oh. Ah, ayaw na niyang gumalaw. Ayaw na niyang gumalaw, naka-forward ako yun. Kasi iiwasan, hindi niya tayo babanggain oh. Oh, oh. Mas matalino siya kay Mini 2. Oh, diba? capable na siya sa mga ganyan, although maliit na drone lang siya. Hindi ko iniiwas siya, no? Kusa siyang umiiwas. Oh. So, try nyo. I-off ko yung ano, i-brake ko lang, brake. Oh, try mo gamitin. Baka po umulan eh. Eh, hindi pa naman. Pagka umulan eh, di ano? Papalusutin ko po ba? Palusutin mo doon sa ibon. Yung ibon pa lang, hindi tayo maka ano eh. Pakiramdaman mo kung ano yung galaw niya. Parehas ba ng ano? Same ba ng Mini 2? Ano? Ang lambot po nung controller. Malambot? Uh-huh. Okay. Compare sa ano? Compare sa... Yung dati ano, sa N1. Okay, naibon. medyo parang masyadong mabagal yung yo kumpara doon sa forward ano niya. Maano diyan ma-adjust siya no, mayroong adjustment siya ng yo eh. Oh, bro, try mo. Oh, ikaw naman, bro. ako naman. Oh, ayan. Siya naman daw. Oh, ayan. Okay. Normal na siya. Ayaw nga. Oh, normal 'yan. Lambot, no? Bagal. Oo, medyo ano. Dali zoom para madali lang gawin. Parang dali zoom. Ayan. Kailan. Ibabaan mo lang. Kasi wala tayong background, no? Oo, kailan may background eh. Na malayo eh. Ayan. Ayan, no? Nakamayin dyan. Kaya lang, mahirap yung pataas eh. Kailangan straight. Pag gagawin siya, eye level, mas madali. Habang nag-out siya, nag-zoom in yung camera. Ano na, battery? Maganda. Tipid sa battery, ano? Tipid. Maganda 50, siya. Ano pa? 56. Sa'yo nga, Kuya Omel, medyo ano siya. Ano?
Medyo mabagal. Medyo... No? Bagal ano? Pero pwede suabe, pa suabe kasi siya. Sa update siguro pag ganun. Oo, kung gusto mo mabilis, e-sport mode mo. Pero pwede na. Okay. Ang bagal eh. Ibang iba sa minuto. Ganda. Kaya mo lang. Ngayon pa lang nag-blink yung ano. Ngayon pa lang nag-blink siya. Yung... Oops, ayan ang ulan. Yan na ba? Oh, ma, lumamig na. Okay, so ilalanding na natin. Ayun, yung lumapit sa akin eh. Tagilid ko na lang. Ang bagal lang iyo. Sobrang bagal lang iyo. Pero maka-dosa man yung tuyan. So, ganun pa rin. Pag nilaland, kumakawala. Stop. Settings. Tara. Dilim na naman, oh. Talaga yung ulap, oh. Ang babagal yung default niya sa iyo. Default settings ng iyo. Medyo ma... Pwede nga i-adjust yun dito sa ano, sa control. Diba, ganyan. Then punta ka sa control. Start, skip. May ganito pa pala to, ah. May beginner flight tutorial. So, skip natin yan. Sa settings ng camera, nahan dyan yung advanced camera settings. Sa control, sorry. Sa control, nahan dyan yung advanced gimbal settings. Ayan. Diyan mo siya ngayon kukontrolin na yun, no? Yung yo rotation speed. Doon mo i-adjust yung yo rotation speed para bumilis. Eh, kanya-kanya na settings yan. Sport mode, cine mode. Oh. Problema sa minute 2, pag naka, minute 3, pag naka-standby na ganyan, ang lakas uminit. Kaya kailangan, pagka hindi wapali pa rin, i-off muna. O kaya, may electric fan na nakatapat. Parang electric fan yan. Ude, wala tong blower, wala tong fan eh. Wala yung fan eh. Wala rin. Basta minute 2 wala. Ang air 2S ang meron eh. Hindi nilagyan eh. Yung napansin ko palang isa rito, yung propeller niya, rubber din. Rubber na rin yung dulo. Di ba yan, paint lang yan eh. Oh, hindi naman ano yan eh. Hindi naman yung, ano, ito, rubber eh. Tingnan mo, rubber. Rubber na, di ba? Oh. Pero ang nauna dyan, yung Mavic 3. Siya yung nauna lang rubber ang propeller. Para kaya ganyan, kuya? Para sa pag nakatama, hindi masyadong malalim sugat. pero sugat pa rin. Okay. Nagkawalan tuloy. Dito saka pampatahimik din yata 'yan. Pero dito, hindi to wala to nung stealth design eh, yung naka ano, ito naka stealth design to eh para sa hindi maingay itong Air 2S. 'Di ba naka baluktot para 'wag maingay yan eh. 'Yan ang purpose niyan eh para maingay. Pero sa minute 2 hindi nila na-apply kasi masyadong maliit. Pero ngayon, sa Mini 3, may iba nga, rubber na siya. So, yun siguro ang ano, pampatahimik niya. Tsaka, yun nga, para din hindi, at least, hindi masyadong malalim yung sugat. Kaya ingat pa rin sa huwag kapalipad, di ba? Sa wind resistance, napansin ko, merong nag-review yung si Rainmaker nga yata yun, hindi maalala yung pangalan niya. So, pinakita niya yung wind resistance nitong ano, itong Mini 3, ang lakas. Humahampas yung alon, ang lakas na hangin. Doon niya pinalipad. So nakita ko, kayang-kaya niyang labanan. Kaya galing. Kasi yung Mini 2, natatangay. Nawawala sa pwesto. Pero ito, although hindi siya natatangay, taas baba. Kasi yung Mavic 3, ganun din naman yung Mavic 3. Pagka nahihipan siya ng malakas na hangin, taas baba lang siya. Pero yung pwesto, hindi halos nawawala. Namimaintain niya yung pwesto. Mawala, mababalik din. Ganun. Pero yung Mini 2, natatangay ito ng hangin eh. Na-experience ko na eh. Pagka malakas talaga, atras siya eh. Tapos hindi na siya makabalik. Ipo-forward muna kung kaya niya maka-forward. So, huwag niyong gagayahin yun ha. Baka porkit sinabi ko na malakas sa wind resistance, eh, palipa rin niyo agad sa... Pagano ka agad, refresh. Mag-message kayo sa akin. Sabi niyo, bakit yung drone ko tinangay ng hangin? Pinalipad ko lang naman sa may bagyo. Salamat sa sponsor ha, Altitude Digital, sa aming drone. Subscribe, channel, wala pa, gagawa pa lang. Ito si Rael. Ano? Ivan QGA, EIVANGQGA, ang hirap na. Ang hirap naman ng channel. Di ba, ilagay natin yung ano, yung pinaka, ano, ilagay natin sa screen. Road to 1K na ako eh. Oh, yun, road to 1K, subscribe kayo, oh, konti na lang. Okay, so dyan nagtatapos yung aming pag-testing ng Mini 3. So dito nagtatapos yung pag-testing namin ng Mini 3. Marami pa tayong video about Mini 3 na gagawin. So hanggang dito lang muna. Okay, bye-bye. Hanggang sa muli. Subscribe.